Alamin naman natin na naging sitwasyon sa mga sementeryo sa Davao City ngayong araw ng mga kaluluwa. Ang detalye sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Hindi na gaanong binagsa ng mga tao ang mga sementeryo dito sa Davao kumpara kahapon. Mangilan-ngilan na lamang ang mga pamilya na bumisita at nag-alay ng panalangin sa kani-kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa Davao Memorial Park, meron pa ding iilan na naglagay ng tent sa mismong puntod ng mahal sa buhay. Meron pang nagdala ng pagkain para sa tanghalian. Ang iba, traditional pa rin ang pamamaraan. Nagtirik ng kandila at naglagay ng bulaklak. Sa pampublikong sementeryo naman, di na rin gaano dinagsa ng tao. Mayroong bumisita na nagtagal lang nang hindi aabot ng isang oras, dala marahil ng maalinsangang panahon. Gaya na lang ni Reyna Ramos na bumisita sa kanyang yumaong mga mahal sa buhay. Kasanayan namin, November 2 talaga kami magpunta dito. Oo, every year. Hindi lang naman ito ang araw na bumibisita siya sa sementeryo. Pag meron siyang bakanting oras o di kaya kaarawan ng yumaon niyang mahal sa buhay, ay nagsisikap siyang makadalaw. Para naman sa mga pumupunta sa sementeryo na hindi mahanap ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, mayroon namang designated area kung saan sila pwedeng magsindi ng kandila at mag-alay ng dasal. Gaya na lamang ni Mila Tilio na hindi na mahanap ang puntod ng kaanak. Dito na lamang siya nag-alay ng dasal. Hindi ko pa alam kung saan, pero dito lang ako nagsindi ng ano. Hindi ko pa alam kung saan ang mga kuan nila, yung mga saan ilagay. Pero kung ang undas ay panahon upang bumisita sa sementeryo, mayroon ding iilan na sinasamantala ang okasyon para kumita. Gaya na lang ni Philip na ilang taon nang nagpipintura ng mga puntod. Ang kita niya sa pagpipintura ay gagamitin niya pang bili ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakaganan siya ng konti, may pambili ng bigas, kasama ang ulam. Marami pa sana, pero hapon naman baka mag-uwi na yung mga may-ari at saka para mag-ulan, no? Nakatakda namang isarado ang sementeryo pagsapit ng alas 8 ng gabi. Janessa Felix, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.